Hey mga farmers, welcome back to my channel, this is Lolita's Farm. Ayan, ang bigat. Meron pa sa taas, oh, may itlog na isang piraso. Ayan, napakadami na itlog ng Rhode Island White natin. So dahil ngayon mga ka-farmers is mag-harvest ulit tayo ng mga itlog ng mga alaga natin ng mga manok dito. Dahil meron na naman tayo mga ma-harvest ng mga itlog dito. At syempre dahil napakaaga natin ngayon, so nagising ako ng maaga para pakainin or patukain itong mga manok natin ngayon. So makikita ninyo na marami na tayo mga breeders dito at may mga dinagdag din ako mga manok. So later ipapakita ko yan sa inyo. So meron din ako dito kung papakita sa inyo. Ayan, may tinatrabaho na ulit dito sa may bandang dulo ng free range area natin. So ito yung sinabi ko sa inyo na pagtataniman ng mga organic things. So later dyan ipapakita ko sa inyo. So nakita ninyo yung mga Rhode Island Red natin, no, andito na at masisigla na sila lahat, makikintab na lahat at sobrang lulusog. So ano kayo mga farmers at sabahan ninyo kung kumuha na itlog para meron na ulit tayo i-incubate sa aking bahay. So let's go mga farmers, samahan nyo. Mga farmers, dito yung niready natin dito sa likod ng manuka natin na taniman ng mga organic things na pwede natin ipakain sa ating mga manok. So ayan, makita ninyo dito. Ayan, may ano na siya, bali, line, ano na siya, bali, pitak by pitak na, meron tayo total of 1, 2, 3, 4. Ayan, apat na pitak ng lupa na inaararo na rin para taniman ng mga pakain natin sa manok. So ano ba yung pwede natin dito itanim ng mga organic feeds na pwede natin ipandagdag para makatipid tayo sa pagpapakain ng manok? So pwede tayo magtanim dito ng mais, azola, kamote, kangkong, ayan. So yan yung pwede natin itanim dati dito, mga napier, kung ano pwedeng mga mabuhay dito. So para if ever may ma-harvest na tayo, so ha-harvest na lang tayo ng mga by box or by pitak, tapos pwede na natin itong ipakain sa ating mga manok na mga Rhode Island Red and Rhode Island White. So ayan, may tractor na tayo dito, itatractor na lang to ulit para maganda yung lupa once nataniman ito ng mga tatanim na tanim. So meron na rin tayo ni-ready dito, ayan. Ayan, so may block tayo dito na ano na plastic. So bali ngayon, ang unahin natin dito na gawin, may pang asola. So azola pad muna yung gagawin natin dito. Kung ayun, mapansin ninyo, ilalagyan niya ng pinaka, ano ba yung parang huhukayin yan, kagaya nito, yan, nahukay na. Yan. So parang may maliit na pool dyan, tapos may azola tayong paparamihin dito. So napaganda rin kasi na azola sa mga manok at talaga isa sa mga pakain ito na pwede natin ipakain sa mga manok para maging malusog yung mga manok natin at makatipid tayo sa feed. So pagtapos ito, pwede rin tayo magtanim ng iba dito once na ready to tanim na tayo dito. So ayun, at balik na tayo. Manis akong harvest. Ayan. So halapin lang natin, ito yung aking nalagyanan ng manok. Ay, nalagyanan ng itlog. Tapos na yung ano mo, balon mo. Ayan, andito na yung balon natin. Kung mapansin niyo pala yung balon natin. Tapos na. So ayan. Nasimentohan na yung gilid. O ayan, tapos makita ninyo. May tubig na rin at nalinis na rin yung loob. So dati nung pinakita ko to sa inyo nung una, so wala pa siyang semento. Ngayon malinis na ito. At kuha tayo ng tubig para mag-ugas ang paa. So ang lamig kasi ng tubig dito sa balon. So ganyan lang yan sa mga hindi pa nakakita ng mga balon. Hihilahin nyo lang ng ganito. Yan. Ayan. So meron tayong tabo dyan. At nakita naman nyo yung tubig. Sobrang ganda. At mag-ugas tayo ng paa. So dito rin kami kumukuha ng mga painom sa mga manok. So dahil kailangan laging may supply ng tubig yung manok para lagi silang malulusog tsaka hindi sila nadidehydrate. So lagi dapat tayo may supply na tubig. So napakalamig ng tubig talaga pag galing sa balon kaysa sa mga grip-grip. Yeah. Unlimited water na tayo. Wala tayong babayaran. Okay? So, nag-check nga pala ako mga ka-farmers yung Rhode Island White natin. So, mababait na yung mga Rhode Island White natin kasi doon na sila nag-iitlog sa paitlogan. So, bago ako mag-harvest ngayon, tinignan ko na yung mga makikita ko. So, lahat sila doon na nag-iitlog. So, itong Rhode Island Red, sila yung nag-iitlog sa mga kalat-kalat. So, yun yung pupulutin natin ngayon at titignan natin kung gano'n ulit karami yung itlog na makukuha natin. So, tara. Hanap-hanap tayo. So, yan.
Andyan na yung mga Rhode Island Red natin. So later, pakainin natin. So hindi sila dito nag-itlog yung mga Rhode Island Red ngayon kasi hindi pa rin ayos yung kanila itlogan, ongoing pa yung construction. So yun kasi sa Rhode Island puti, sa Rhode Island white, so meron na doong mga paitlogan na hini-ready, kaya doon na sila nag-iitlog, mababait na yung mga manok natin doon. So ayan, tignan natin kung meron tayong makikita dito. So ayan, nilalagyan din namin ng yero para if ever gustong magtago or may naulan, may pagsilungan. Wala. Oh, may mga aso pa ako nag... Oh, Jill! Ano na amoy mo dyan? Ayun, meron! Sika, tingnan natin. Naamoy ng aso. Naamoy ng aso dito. So, dahil lang bayad kasi may yero. You know? Wow, diba? Freshly egg na naman. Isa ka na ba sa naglalaro nitong sikat na game sa social media na kung tawagin ay Minds Game? So nilalaro ko ito at may nabuo akong strategy na 10 piso ko ay pwedeng maging 1,000 pesos. So ito, panoorin nyo ang aking laro. Ko na box. So yan, nabuo ko na sa lahat. Ayan, kitang-kita ninyo. At yung 10 pesos kong bet ay naging 953 pesos. Ayan. So pag cash out ko yan, yung balance ko na 1,600 to cash out. Ayan. So naging 2,500 na yung pera natin. 2,555 pesos. Ganun lang kadali guys. So yun, nabuo ko na yung aking pattern na box. At yung 10 pesos ko naging times 95.27 sa 16 hits. So kung mapansin nyo, yung mga bumps nasa loob lang siya ng box kung saan ang target ko is mabuo yung outer box. So ang 10 pesos ko naging 1,000 pesos. So ganun lang kadali laruin ang Minds Game. So syempre, maliitan lang ang taya natin. At syempre, enjoy lang kapag wala tayong ginagawa. Pwede natin pagpalipasan to ng oras. So kung gusto nyo maglaro nitong nilalaro ko na Minds Game, meron link sa video description at pwede kayo mag-register para makapaglaro rin kayo nitong Minds Game. Lagyan na ako ng itlog. Bagong gising lang ako ngayon. Aga-aga. Ayan. So, ayan. Meron kong tayo nakuhang ilam to. 2, 4, 6, 8. Ayan. 8 pieces. So, ayun. Kita ko na agad. Ang bilis. So, ayun. Sarap kasi dito mga farmers. Parang natutuwa ako sa egg harvest. Kasi, nakakatawa manguha ng itlog galing sa mga alaga natin. So ito, pakita mo. Meron din dito. Oh, konti lang. 5. Parang dami. Sarap. Ay, puki. Pang prito, pang alaga. 1. Ano pa tayo? Ayun, ang laki. Ay, ito pala. Yung close up mo, nakapugad pa siya. Wow! Okay. So, hindi kasi problema yung itlogan sa atin dito sa Bago area ko. Kasi nga, sabi ko sa inyo, maraming mga puno, marami ditong mga pwedeng pag-itlogan ng mga manok. So, kaya hindi ko tinatanggal yung mga damo dito, hinahayaan ko lang siya na may damo. Para yun nga, yun din yung benefits niya, may matuka-tuka yung mga manok. Meron silang ma-self hunt tapos nakakapag-itlog pa sila sa area. Doon maraming itlog, malakas mag-itlog yung ating puti. Yung mga Rhode Island white, napansin ko mas malakas silang umitlog. So mamaya makikita ninyo doon sa itlogan, sobrang daming eggs doon, sobrang daming brown eggs. Nakita ko. Kala ko wala na. So, ito pa. Yun. Guys,
dami. Gloves up mo, oh. Ayan, oh. Ganda. Ayan. So ba, marami-rami to, ha? Ilan to? Ito, 2. Ayan, 2. Mainit pa. Bagong ano yata to. Bago itlog pa. 2, 4. 6. Dami. Dami na. Mara pa tayo, baka meron pa tayo makalimutan. Yun! Ang dami pa, ayun o. Yun. Yung napakahirap suotin. Nasa pinakagitna. Ayun, tingnan mo. Tapos mo yan. May puti pa o. Oh. May puti pa. Suotin natin yan. Naku, ang hirap naman na iniitlogan nila. Nandito sa pinakaloob. May mga bodyguard ako. 2 3 4 6. Tingnan nyo, may puti. Mm-hmm. All right. Nine pieces. Ang dami na. Oh. Diba? Kung meron na. Ang brave birds pa dito. Ang Rhode Island Red is 32. Ang Rhode Island Red is 35. So, ang mga babae siguro, mga siguro 50. Gaya 50 kipiraso. So, kung meron kayong mga alaga kahit 50 breeders, so, marami na kayong makukuha itlog kagaya na nakukuha ko ngayon. So, target ko dito magkaroon ng 300 breeders para tuloy-tuloy yung dami na kuha natin na itlog dito at mag-incubate at yung iba pambenta na. So, tingnan natin kung kikita tayo sa pagmamanok sa pag-aalaga nitong mga Rhode Island Red at Rhode Island White na heritage chicken. Si Ivana, ano si Ivana? Ivana! So, yun. Ito na, mga ka-farmers, yata yung lahat ng nakuha natin dito ngayon sa Rhode Island Red. Wala na ako makita eh. Parang nakuha natin lahat. Naikot ko na. So, ayan. Nakuha natin ngayon sa mga pula at punta na tayo sa puti. Sa puti, hindi na tayo mahihirapan kasi andun lang sa itlogan. So, pupulutin na lang natin. So, let's go! Tara, well-organized yung puti. Yes. So, makikita nyo rin yung... Tsaka well-disciplined. Oo, makikita nyo rin yung ano, diba, ugali ng mga manok. So, mas maraming umitlog yung puti. Tapos, mas madali sila makaintindi na doon ng itlogan. Kaysa sa pula, kung saan saan naging itlog. Pero maganda rin naman kasi saan na itlog para tayo nag-hunting ng itlog. Ayaw sundan. So ayan, nandito na kami ngayon sa Rhode Island White. Ayan yung daan natin, dito tayo dumaan. So ayan yung naka-separate. Makita ninyo, ganyan kadami yung ating Rhode Island White. Nakikita na sa damuhan, napakaputi. Dami. Ayan, mga bagong ligo yan. Siyempre, gamit natin ang shampoo, Triple X Shampoo by Battlecock, di ba? Kaya makita ninyo yung ating mga alagang manok, napakagaganda ng kulay, paputi at walang kuto. May tagamantay pa sila aso. Yes. Tapos, syempre, ang itlog na to, nakukuha rin natin sobrang dami itlog dahil sa tulong din ng Egg 1000 ng Battlecock. So, vitamins natin yan na binibigay sa mga breeders natin. So, para patuloy yung pag-iitlog nila, syempre, layer feeds at organic feeds para sa balance sa pakain sa manok. So, tara, dito na tayo sa ating itlogan. I-close up mo lahat sila. Ayan, di ba? Wow, may namitlog pa. Meron pang nag-iitlog. Meron pa sa taas, oh, may itlog na isang piraso. Ayan, napakadami na itlog ng Rhode Island White natin. Ayan, at ngayon, ha-harvest sa taas. May nag-itlog sa taas. Inabutan na ng itlog. Okay? So, yan, harvestin na natin. Unahin na natin ito na sa taas. Ayan, di ba? Sobrang sarap. Dami nito, hindi ko nabilangin. Sarap yung gawin, ano? Nilaga. Nilaga, o yan. Sobrang diet. Kung diet ka, gusto mong pa sexy, o ito kainin mo. Sobrang sarap niyan. O, kain ka?
mga aso namin dito hindi nakain ng mga itlog, hindi kagaya sa ibang lugar. Pag may manukan tapos napasok ng aso, kinakain ng aso yung itlog. So yung mga aso namin kasi dito, alaga talaga, kaya hindi sila ganun nangangain. Naku, bakit ito? Hindi may nanunok ka. Ayan naman tayo. Katakot. Ah, hindi sila nang-aaway. Sige na, kuhanin ko na itlog mo. Ilipin mo sa kabila, te. Oo, oh, ayan. Oh, cute. Ano Bubble, alis! Bubbles. Takinso mo ba? Karas mo ba iba? So, ito mga itlog. Mainit pa bago itlog yung iba. Dami na nito. Dami. Ipag-i-incubate natin to ulit. So, meron din tayo mga Rhode Island na mga sisyu na napisana sa incubator. So, ay, nakukubasag. Loh, sayang. So, ito oh, bigat na. Unang ano pa lang. Unang dalawang pitak pa lang. So, ito na naman kalaban natin. Inahin, paalisin na naman natin. Kalaban? Mamaya, mamaya. Pukain ako nito na naman eh. Alis, alis. Ay! Alis, alis. Mga pukain ako. Hindi naman. Mababait naman yung mga Rhode Island. Eh, mga white. Mga Rhode Island. Ay, yung bigat oh. Ang taba. Tingnan nyo naman yung leaders natin. Kaya gumaganda yung breeders natin. Ang ganda. So, bata lang yung pag-aalaga ng Rhode Island White sa mga ganitong heritage chickens. Kasi, pag yung ibang breed, yung mga ibang nagmamanok, kapag ka nag-alaga sila, Rhode Island Red talaga pag sa heritage. So, pero kumuha talaga ako ng mga breed ng mga puti para makita ko rin naman yung kaibahan niya sa Rhode Island na pula. Pero mas okay, para sa akin mas okay yung puti. Mas marami silang umitlog, tapos mas marami silang, mas maano sila, disiplinado. So ito, kuhanin na natin itong isa. Mukhang makakapuno tayo ng basket. Sulit na yung pagod natin sa pag-aalaga ng mga Rhode Islands kasi yung itlog, sobrang dami na nakukulik natin. Meron akong lista. Ayan sa screen. Yan yung ang init to. Isa, bagong isa. Ay, bagong itlog. Malambot. Hindi. Hindi. Tingnan mo yung ano niya. Yung kanyang, ano, parang hindi pa buo. Ayun o, meron pang bukas ng ano. So, may lista ko. Ayan sa screen, mga ka-farmers. Yung dami na nakukulik natin na total ng mga eggs. Simula nang naglagay ako dito ng mga manok. So, ayan yan, simula nung kinakain ko sila na maayos, naalagaan at natutukan na sila na maayos. So, parami na parami yung itlog nila. At yun na lahat yung nakolekta natin at lahat yan nakasalang at nakalunod sa incubator. Bakit ba? Nagalit sa akin yung itlog. Ito, dalawa na lang. Kailangan kasi ng aso yung ano. Ay. Galit. Ay. Bubbles. Oh, itlog. Dami. Yan. Alis. Bago na naman ang ating. Ang dami pa. Dito tayo. Alis, sawa. So, mamaya magpakain ako ng mga manok para makita niyo yung dami ng mga breeders natin dito. Ang ganda ng mga itlog, oh. Sa mga mahihilig dyan sa itlog. Mahihilig kumain itlog dyan. Mag-alaga na kayo ng mga Rhode Island Reds. Pag nagbenta ako, i-post ko sa Thessalonica Farm Native Chicken. So, ayan ang aking page. So, pag gusto nyo bumili, pag meron akong binibentang mga ganitong palahiko, so, pwede ko kayong deliveran kahit saan kayong lugar na roon. Mga fertilegs, kung gusto nyo na fertilegs, kung gusto nyo na mga chicks, day old, week old, month old, tapos kung gusto nyo, breeders na rin. So, ayaan nyo, once na makapagkarami tayo ng sobrang daming manok, talaga makakapagbenta na tayo ng mga ganitong klase. So, ayan, ito na yung, ano, total, sobrang dami, halos napuno na natin yung... Ang bigat niyan. Hindi natin kumabuhat natin, mabigat. Ayan, ang bigat. Lagay muna natin dito kasi magpapakain naman tayo ngayon ng manok. So, tara, samahan nyo.
Ayan. So, ito yung mga breeders natin ng mga Rhode Island Red. Ayan, mapansin nyo. Medyo mas marami yung puti. So, kuha akong isa. Taba na oh. Tsuran kita. Ang ganda lang mo, no? Parang mulawin. Ganda, parang mulawin. O, oh, yan. So, total of 30 plus 3 yung ating mga manok dito. 32 yung mga Rhode Island Rim. So, yung iba yun pa, hindi pa lumapit. I-close up muna yung pagkain. Palay. Tapos konting tubig para hindi dry yung pagkain. So tara po na tayo sa Rhode Island White at para mapakain natin sila. Bubbles! Magkano yan, madam? Bibingka ba yan? Libre lang. Nila at maging malusog yung kanilang katawan. So kaya nakita ninyo, hindi sila garo pala sa kain kasi nga on time yung pagpapakain natin at sakto sa rami yung binibigay natin sa kanila. So sapat din na vitamina, na vitamin pro, tsaka egg 1000 ay binibigay natin sa mga alaga natin manok. At syempre gumagamit ako ng triple X shampoo para sa maaliwala silang pakiramdam sa pagpapaligo sa mga manok. So ayan, ang makita ninyo, ito na rin yung mga itlog. So nagpicture kasi ako kanina, kaya ayan, nilagay yung mga itlog. So, nakakatuwa dahil yung pag-aalaga ko ng mga Rhode Island Red at Rhode Island White ay patuloy na yung pagdabi at mukhang road to success na rin itong ating mga manok kagaya ng mga native pigs natin. So, siguro marami nag-aabang na update sa mga manok natin, sa mga baboy natin kasi hindi pa ako nakakapag-vlog. So, ayan yung gagawa ko ng content about sa mga baboy natin, mga native pigs. Ayan mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-clickin na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming!